Isa sa mga pinakamabigat na krimen sa Pilipinas ang kidnapping. Pero bibihira lang daw ang may napapanagot dito. Sa pagpasok ng bare months, inaasahan pa raw ang pagdami ng insidente ng kidnapping. Live mula sa Quezon City, my report, si Bam Alegre. Bam? Jessica, ayon sa mga advocates, isang perfect na crime o business ang kidnapping, lalo na kung yung mga biktima mananahimik lang. Alamin ng ilang mga paalala para maging alerto sa kidnapping. Narito ang ulat. Walong araw ding nawalay sa kanyang ina ang sanggol na ito matapos kidnapin sa Iloilo City. Pero nakapiit na ngayon ang suspect na si Emeline Castillo. Natunton kasi siya ng mga otoridad sa tulong ng CCTV. Isa ang kidnapping sa mga mabigat na krimen sa Pilipinas. Sa katunayan, reklusyon perpetua ang naging hatol sa kidnapping case ng aktor na si Dennis Roldan at mga di umano'y kasabwat na si Adrian Domingo at Rowena San Andres. May 18 kaso na ng kidnapping sa Luzon ngayong taon mula Enero hanggang Agosto ayon yan sa datos ng Philippine National Police. 5 kaso ang nalutas na at 13 ang sumasailalim pa rin sa imbesigasyon. Malaki raw ang papel ng kahandaan at pagiging alerto para makaiwas sa kidnapping. Huwag daw sumunod sa iisang routine para hindi mapaghandaan ang kilos. Iwasan din daw ang mga liblib na lugar. Dagdagan din daw ang pag-iingat para mapangalagaan ang maliliit pang mga anak. Be private and proactive nga, no? When I say be private, do not talk of things that should not be heard by other people, like yung itinerary ng pupuntahan nyo. Karaniwan daw nakakaranas ng post-traumatic stress disorder ang mga biktima ng kidnapping. Kaya kailangan nilang sumailalim sa therapy at counseling. Kaya nga yung mga taong psychologically traumatized, they live in two worlds eh. Even if they're here with you at present, they're broken to the point na part of them is stuck in that very moment when they were victimized. Tapos sobrang heightened talaga yung fear nilaga. Ayon kay Teresita Angsi, bibihira lang daw magkaroon ng conviction sa mga kidnapping case. Kaya payo niya sa mga pamilyang mabibiktima, magpursige ng kaso at makipag-ugnayan sa mga otoridad. In many cases kasi they often refuse to cooperate and file cases kasi nga natatakot sila. The significance of this case show our victims that it pays to fight back. It doesn't pay if you keep quiet. Jessica, ayon sa ating psychologist, isa pang style ng therapy na pwedeng gawin sa mga victims is restorative justice, kung saan magkakaroon ng interaction yung mismong victim and yung perpetrator para magkaroon daw ng closure. Balik sa'yo, ma'am. Mm-hmm. Bam, naintriga lang ako, bakit inaasahan na pagpasok ng bare months, tumataas yung mga bilang o yung mga kaso ng kidnapping? Anong connection nun? Ito yung analysis ng ating safety specialist, maging yung grupo nila Teresita Angsi. Dahil pagpapalapit na rin yung bare months, mas mataas yung demand for money, lalo't palapit na yung Pasko at holiday season. Kaya sa kanila experience, mas marami raw nadadakip sa panahong yun. Mm-hmm. Sa paglipas ba ng panahon, kasi matagal-tagal na itong kampanya against kidnapping, ano ang tansya ng grupo nila Teresita Angsi? Bumabababa o dumarami ang kidnapping sa ating bansa, Bam? Ang first concern ng grupo nila, Ma'am Angsi, ay yung reporting sa mga otoridad, dahil sa ngayon, naglalaro sa 18 nga ngayon yung bilang natin. Last year, almost the same number. Pero hindi daw nila matiyak kung yun na talaga yun, dahil may ibang mga natatakot na lumapit sa mga otoridad. Dahil nabanggit din ng grupo nila Teresita Angsi na may ilang cases na involved din mismo yung mga police, kaya kailangan talaga ng mas transparent na investigation sa ganitong mga cases, ma'am. So it's hard to say kasi hanggang ngayon maraming biktima ang posibleng hindi nagre-report. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.